Lahat ng bagay sa mundo, may buhay man o wala, ay may silbi. Kahit ang bagay na sa paningin ng nakararami ay peste, may nakakugling potensyal na naghihintay lang madiskubre. Buksan ang isipan sapagkat ang benepisyo nito ay libre. Hello everyone! In today's video ay ilalahad ko sa inyo ang mga benepisyong makukuha mula sa water hyacinth na itinuturing na isang peste. Ito ay isang hukay na ginawang imbakan ng tubig ulan para sa kalayan. Sa halip na gawin itong fish pond, puro water hyacinth ang tumubo dito. Sa palagay niyo, ano kayang biyaya ang mapapakinabangan ng tao mula sa ecosystem na ito? May nabubuhay kayang mga wild fish dito? Simula daw ng hinukay ito, wala pang nagtangka na manghuli o manguryente dito. Pero sa palagay ko ay meron ditong nabubuhay na mga freshwater eel o igat. Meron ding nakita dito na mga wild turtles, yung tinatawag nilang peste sa taniman. May mga palakarin na pwedeng kainin. Since buong taon naman may tubig dito, possible rin na may mga wild fish dito gaya ng bulid o hito. Pero ang mga nabanggit ko ay puro sa pantaha lamang. Ang malinaw ay punong-puno ng water hyacinth ang hukay. Peste kung ituring ng iba ang halamang ito. Mabilis kasi itong lumago kagaya ng kangkong. Sa palagay niyo, ano kaya ang pakinabang na makukuha mula sa water hyacinth? Ayon sa aking pananaliksik, ang water hyacinth daw ay mataas ang protein content. Kaya maganda itong gawing pakain sa mga alagang manok at bibe. Sinubukan kong ipakain ito sa aming alaga at nagustuhan nga nila ito. Kinain nila ang mga dahon at stalks, ugat lang ang di tinapa. Mabilis rin daw itong gawing organic fertilizer sa pamamagitan ng composting. Ayon sa isang pag-aaral, pwede rin daw itong gawing source ng biofuel. Sa mahal ng gas ngayon, magandang alternatibo ito. At sa bilis nitong lumago, di siguro basta-bastang magkaka-shortage, lalo na kung gagamitin lang ito domestically. Nakaka-insight mapag-aralang gumawa ng biofuel gamit ang water hyacinth. Sana in the future ay magawa ko ito para makagraduate na ako sa pag-iisis ng itim na kaldero. Sa Las Piñas, napagkakakitaan nila ang halamang ito. Ginagamit nila ito sa paggawa ng mga handicraft gaya ng bag, basket, decors at iba pa. Sa isang fish pond, malaki rin ang silbi nito. Mabisa daw itong panglinis ng tubig sa pond dahil na-absorb nito ang excessive nitrogen sa tubig. Naiiwasan ang pag-accumulate ng ammonia sa tubig na siyang nagiging cause ng mabahong amoy ng tubig sa pond. May napanood akong video tungkol sa isang pond owner na water hyacinth lang ang ipinakain sa mga wild fish niya. Wala pa nga lang akong napag-alaman na tilapia grower na gumamit ng water hyacinth as alternative feeds o kaya gumagawa ng mga pellets gamit ang water hyacinth. Kung magkataong gusto rin ng mga tilapia ang halamang ito, makakatulong ito sa mga growers dahil bababa ang production cost nila sa feeds. Dahil dito, bababa rin ang presyo ng tilapia sa palengke, kaya makikinabang ng malaki ang mga maralitang mamimili. Ang saya kung magkaganin man, kaya maging bukas tayo sa mga alternatibo. Kung ano pa ang inaakala nating peste, nag-uumapaw pala ang benepisyo. Huwag nating hayaang makontrol tayo ng nagtataas ang presyo. Masarap mabuhay dito sa mundo kung gagawin nating sandalan ito. Kung may natutunan kayo, please give this video a thumbs up. By supporting our channel, you support our dream. Thank you for watching. Don't forget to subscribe!